Okay, yun. Ito naman ang pag-usapan naman natin, mga kababayan. Substitution. Ayan. Itong substitution. So, naalala ninyo to, si ano, si Joel Villanueva. Ba? Joel Villanueva, nag-file po ng ano, nag-file po ito ng, tawag dyan, ng bill regarding po sa substitution. Ngayon ho, yung sa substitution na yan, anong sinabi nila dyan sa substitution na yan? Ito daw ng ano, aalisin na raw po yung tao dito. Isa sa mga ground sa substitution, ay kahahanapin natin ito. Kasi nangyayari daw, nagiging mockery daw, nagiging katatawanan na lang, eh, gawa nga ano, kahit sino na lang kukuha ng COC, di ba, kukuha ng COC, magiging placeholder, actually, pwede mo pa kang ibenta yung COC mo eh. Alright, so pulling up. Okay, so meron hong limang senador. Kasama rito, ito nga si Gatchalian. Nag-file sila ng bill anti-substitution. Okay. Ito ngayon, yung mga magigiting ng mga senador. Tandararang! Ano, ito si Nancy Binay. Joel Villanueva. Grace po. At saka itong si, ano, si Wing Gatchalian, yung mga kloko niya. Ano, bakit? Nag-file sila ng, ano, nung panukalang batas, Senate Bill number 2439, ito, Senate Bill number 2439 was filed by Senators Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, Grace po, Joel Villanueva, and Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Ayun. Kasama si Zubiri. Now, ito. Sabi, the bill seeks to amend the Omnibus Election Code to remove the withdrawal as one of the allowable reasons for a candidate's substitution. Okay? Now, ibig sabihin po, ang pwede na lang daw hong maging grounds ay in cases of disqualification or death. Kamatayan. So, doon lang raw po pwedeng magkaroon ng substitution. Diba? So, sa ating batas ho ngayon, allowed ang substitution currently hanggang November 15. Diba? So, mahigit isang buwan mula ng parang isang buwan at pitong araw o isang linggo pagkatapos ng last day ng filing ng COC. Ngayon, itong sa substitution, ang inaalaw hong grounds ay kung sakali hong personal interest eh nagdesisyon na ayoko nang lumaban, inyo na itong COC ko, bahala na kayo sa buhay niyo. Yan. Ito pwede yun. Provided ho, sila ho ay kabilang sa isang partido. Okay. So mukhang katatawa na naman talaga. Diba? Now, ito nga, ganito. Siyempre, since this is a allowed, okay, this is an allowable, not allowable, allowed scheme tawag ko dyan eh. Diba? Tingnan nyo, kahit sino kukuha ng, kahit nakatulong, may membrohin lang ng partido, di ba? Kahit na driver, o membrohin lang ng partido nila, kukuha ng COC, di ba? Tapos hindi naman talagang makatatakbo. Now, bago magdeklara, bago magsala ang COMELEC ng mga nuisance candidate, eh, patatapusin muna itong substitution. Di ba? Kasi nga, marami pa raw mga kailangan i-considera, especially yung if the price is right sa isang kandidato, yung mga ganong konsiderasyon, isa pa yan. Oh. Para sa akin, dapat kung kayo talaga mga lingkod ng bayan, kayo yung mga leader talaga may tuturing, aba, kailangan decisive kayo talaga. Itong decision ko, ito, firm ako dito. Tatakbo ako, hindi. Hindi pwedeng ganon. Yun ho para sa akin. However, in our current situation, allowed ho kasi yun eh. Pero ang tanong ito, since this is a mockery, parang ginagago lang talaga yung ating batas
nitong mga politiko na to. Para sa kanilang mga political maneuver for self or vested interest, pabor ho ako sa substitution. Pero, but, however, hindi ho dapat ito ngayon isinampa. Bakit? Wala na ba talaga tayong delikadesa itong mga sambang senador na to? Ang dami nating problema. Bakit kailangan nating unahin ito? Dapat inaasikaso ninyo yung may kinalaman sa langis, yung mga price increases sa excise tax nila. Diba? Nakinopia na nga po ni Lenny Robredo ang sinasabi ni BBM na dapat suspindihin ang excise tax sa langis. Diba? Oh. Eh ngayon, sinasabi nga nila, ito'y mas importanteng bagay. Eh bakit natin ito inaasikaso? Itong, alam niyo ho ba itong substitution bill? Wala ho itong kwenta. Hindi ho ito dapat inibigyan ng importansya. Kung tutuusin, why? Ha? Bakit kamo? Eh unang-una, itong substitution bill, kung sakali itong matapos nila ng maaga, hindi ito aprobahan ng presidente, wala ho itong mahihita pag ito vinito. Ibabalik yan sa kanila. Kung kanino yan nag-originate. Di ba? Ngayon, ang tanong, kailangan ba natin ito? Itong anti-substitution bill. Hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan yan sa ngayon. Ha? Dahil lang maliwanag ho kasi nito para sa akin, ito ho ay hadlang. Imagine na ito. Sino sa mga senador na to? Kayo sumagot. Sino sa mga senador na to? Zubiri, Win Gatchalian, Grace Po, Joel Villanueva, Nancy Binay. Sino sa mga to ang nangarap at nag-offer ng kanyang sarili kay Mayor Sara Duterte na maging running mate niya? Sige nga, sino? Eh, fastest finger. Oh, Mike, di ba? Nakatingin ako kayo dyan sa box. Sino sa mga senador na to? Diba? Sino sa kanila rito ang nangarap na maging Gatchalian? Di ba? Gatchalian, nangarap na maging running mate ni Sara. Pero dahil sasabi ni Sara, ayaw ko, hindi ako takbang, mag-mayor na lang ako, mag-continue ako ng aking ano rito, termino na minatitira pang isa. Frustrated ang mama. So ano ngayon ang ginawa? Eh si BBM, nag-file lang COC for president. Di ba? Oh. File lang COC. Shit! Ano to? Pag tumakbo si Sara, ang taong bayan, pag si Sara tumakbo ng presidente, pabor sa kanila, di ba? Hindi sila nag-file lang ganitong batas. Tama, mali. Noong umaalingasaw noon yung pamimilit ng mga unano na tumakbo si Sara bilang presidente. Kasi anak ni Duterte, anak ni PRRD. Kasi magaling, paano gumaling. Kasi may pagmamahal. Kasi may malasakit. Kasi matapang, anak ng tokneneng. Oo, ano mga dahilan yan? Maliwanag lang talaga, gusto nyo lang gamitin. Di ba? Itong si Sara Duterte. May magagandang nagawa si Sara, but hindi, but how come you were not able to list them down? So na-memorize nyo sana. Di ba? Dahil ito ho'y kailangan naman talagang i-memorize. Kaya ito, dahil ho frustrated sila, at ito na ngayon. Ha? Siyempre may mga insiders, may mga political na mga grupo-grupo yan eh, mga political managers and manipulators. Nag-uusap yung mga yan. Ngayon, natutulugan nila na meron. At saka talaga namang expected talaga tong, di ba? Sabihin na natin nga 99%. Ha? Sara tatakbo vice president. Base rin sa kinos na nakaroon sa sila. Kailan sila nagsampa nitong batas na to? Di ba? Naamoy kasi nila, ako, kailangan na nating magsampa ng batas na to para maharang ang substitution. Sobrang tatanga ng mga to. Alam nyo kung bakit sobrang tatanga? For two reasons. The first one, the very first one is this. Hindi ito urgent. Okay? This is not urgent. Pangalawa, hindi ho ito applicable, hindi ho ito
magagamit ngayon. Pwede ho ito sa next Congress ipasa. Di ba? Pwede ho. Oh, anytime on the next Congress after election. Dahil hindi natin kailangan. Kailangan ng mga kamoting ito mag-focus paano mabibigyan ng trabaho ang mamamayan. Di ba? Yung mga programa, paano yan? Paano mai-improve natin ang ating agrikultura? Ang daming bagay na pwede tayo, pwede nilang trabahuin. Pero bakit ito? Ang purpose, i-block. Abay, tingnan mo naman lahat ng mga to. Puro mga kalaban to eh. Puro mga kontra to eh. Di ba? Nag-offer ng sarili, hindi napagbigyan. O, isa pa mga tulongis to eh. Di ba? Yung mga galit sa NTFL ka. O, walang mga lokong ito, paborto sa mga komunista. O, ayaw nila ng progreso ng bansa. Bakit? Para lagi tayong aasa sa kanilang mga pangako. Saan ba humugot ng lakas ng loob itong mga to? Ganon din, saan ba naman kumuha ng brain cells ang mga kababayan natin na nagpapaniwala sa mga tirada ng mga to? Diba? Eh mabuti na lang ho, merong social media at madali nating mabasa at maamoy ang mga galaw nila. Imagine pangaharang nyo kay Sara, mali-mali pa kayo, hindi ho perfect timing yung ginawa nyo. Sabihin man natin na pirmahan matapos itong panukalang batas ninyong ito, dumating kay President Duterte, pinirmahan ni President Duterte, sabihin natin, November, 15 yung substitution, di ba? Eh hindi ito aabot eh. Hindi aabot ito, pinakamabilis nito, isang buwan. Oh, sabihin natin, after one month, ha, napirmahan na ito ni President Duterte. Sa tingin nyo ho kaya, pwedeng magbaliwala na ng placeholders, magbaliwala ng COC ni Sara, na ang tanging gusto lang ng mga to, harangin ang posible, ha? Diba? Na ipagtandem sila sa balota ng mga Pilipino, lumabas sa halalan BBM at saka itong si Sara. At itong mga to, masisetlog na. Sa tingin nyo ba mga kababayan po, pwede yung ganun? Diba? To be honest with you, pag naipasa nila yung batas na yan, ha? Isang buwan, makatapos itong ano, sabihin natin na dalawang araw, tatlong araw, no? Maipasa nila yan. Magkakaroon pa yan ng publication. Diba? O ilang linggo yan. O pagkatapos ng publication yan, magiging batas na to. Gagana na. Ang tanong, makaka-apekto ba yan sa COC na ifinail dahil sa substitution? Ang totoong sagot ho doon, hindi. Bakit? Anong sinasabi sa ating batas? Walang pwedeng no law shall be passed with retroactive effect. Ibig sabihin, walang panukalang batas, no? O walang batas na pwedeng umiral o pumasa na meron pong bisa paatras. For example, hanggang November 15 ang substitution. Tapos itong batas na to na ipasa nila, no? 3 weeks later after pa ng publication, okay, nag-take effect na. Kasi kailangan lagi 'yan. Ibig bang sabihin itong darating tong nakaraang substitution, yung last day, matatamay, masasaklaw ng batas na to? Hindi ho ganoon. Hindi ho ganoon. Magiging effective po ito sa darating pong sa 2022. So 2025 pa po ito mapapakinabangan. Okay? Kasi nga ho, ipinagbabawal ang batas na ipasa with retroactive effect. Another example, meron tayong existing na batas, meron tayong death penalty law. Tama? We have that death penalty law. Other than death penalty law, ayan, diba? May mga heinous crimes na ka-specify kung alin yung mga dapat na bitayin. However, pagkatapos bitayin si Leo Echegaray, sinuspindi yung batas. Diba? Kasi hindi raw effective, marami pa rin daw masamang tao. Itong mga coups ng mga to, hindi ko maintindihan ano ang nasa isipan nila. Baka nasa isipan nila,
Wala, nakakatakot. Binitay si Leo Ichigaray, nanirape yung kanyang anak. Ay, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako manirape, hindi na ako mag-snatching. Ganon? Ganon kayo katatanga? Diba? O. Ayun ang nangyari. Sinuspinde. Kunwari ngayon, diba, meron tayo mga kaso ng mga rapist dyan sa loob ng kulungan. Diba? May mga nakakulong ng mga nanrape. O. Kunwari, nagtagumpay si Senator Bato at nire-impose uli yung death penalty. Yun hong mga nakakulong na nagkasala ho dati pa habang wala na po tayong umiiral dahil suspendido ang death penalty law. Hindi ho sila pwedeng maging subject para pagbibitayin. Okay, active na yung death penalty law natin. Ha? O, ilabas na yung mga preso dyan. O, pakokoryentehin na isa-isa yung mga yan. Hindi ho umbrang ganun. Okay, hindi ho umbrang ganun. Na, uhuli, only garito. Meron tayong batas ngayon, ubus kayo ngayon sa akin. Kokoryentehin ko kayo. Ha? Hindi ho po pwedeng ganun. Lethal injection ko kayo, hindi pwede. So kung sakaling ngayon yan, naging umiral uli, na enable nila yan, lahat ho na gumawa ng heinous crimes na covered niyan ngayong araw na to, and so on, sila lang po ang mabibitay. Okay? Amen. Ganun lang yun. Ay nako, ay lukulukot tong mga to eh. Hindi natin to kailangan. Talagang nagpakita ng ng pangharang, pananabutahe. Yung mga pagmumukhang yan, Zubiri, Gatchalian, Grace po. Oh, etong si Nancy Binay, tsaka si Joel Villanueva. Tandaan niyo na mga mukha ng mga 'to, 'di ba? O sino yung mga kandidato rito nitong darating na halalan, alam niyo na. Huwag na nating bigyan ng trabaho. Oh, di mag-call center na lang sila. Walang yata mga loko-loko. Ang daming dapat gawing batas. Ang daming dapat asikasuhin. 'Di ba?